na may mga aklat na nagpapadakila sa isip. Ika-20 ng Hunyo. Mapalad ang bumabasa. Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 3. Ginawa nating gawi ang bumasa ng mga nagbibigay aral at kagilig-gilo na mga aklat, kasama ang Biblia, sa samahan ng pamilya, at laging masaya ang ating mga anak habang inaaliw natin sila. Sa gayon ay napigilan natin ang isang hindi mapakaling pagnanais na lumabas sa kalye kasama ang mga kabataan, at kasabay nito ay nilinang sa kanila ang kagustuhan sa pagbabasa. Ang mga aklat ng Spirit of Prophecy, pinalitan itong apat na aklat na set na ito ng serya ng Conflict of the Ages, ay dapat na nasa bawat pamilya at dapat basahin ng malakas sa buong pamilya. Naglalaman ang mga testimonya ng tagubiling na katutugon sa lahat, sa mga magulang at mga anak. Kung basahin ang mga ito ng malakas sa buong pamilya, makikinabang ang mga bata, pati na rin ang mga magulang sa kanilang mga payo, mga babala at mga pagsaway. Italaga ang oras sa pagbabasa ng kasulatan at iba pang mga kagilaw-gilaw na mga aklat na magbibigay ng kaalaman at magtatanim ng mga tamang prinsipyo. Pumili ng pinakamahusay na mambabasa upang magbasa ng malakas habang nakikibahagi ang iba pang mga miyembro ng pamilya sa mga kapaki-pakinabang na trabaho. Sa gayon, maaaring maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang mga gabing ito sa bahay. Nangangailangan ang mga bata ng wastong pagbabasa na magbibigay ng kasiyahan at libangan at hindi nagpapahina ng isip o papagurin ang katawan. Magkakaroon ng babasahin ang karamihan sa mga bata at kabataan, at kung hindi ito pipiliin para sa kanila, mamimili sila para sa kanilang sarili. Makahanap sila ng mapangwasak na kalidad nang babasahin saan man, at di magtatagal ay matututo silang mahalin ito. Ngunit kung ibigay sa kanila ang dalisay at mahusay na babasahin, masasanay sila sa mga ito. Sa pagsasanay sa paggawa ng tama, malilikha sa puso ang isang pagkasuya para sa mababa, mura at walang kaayusan. Kung paanong ang nakapagpapalusog na pagkain ay para sa katawan, ganoon din ang dalisay at mabuting babasahin para sa isip. Sa gayon ay magiging mas malakas kayong labanan ang tukso, bumuo ng tamang gawi at kumilos ayon sa mga tamang prinsipyo. The Review and Herald, December 26, 1882.